Ang kasong ito ay naganap sa Brazil noong April 4, 2019. Ang impormasyong nakapalibot sa kasong ito ay medyo mahirap hanapin. Ginawa ko ang aking makakaya upang maghukay ng mabuti, pero may nawawala pa ring mga impormasyon. Welcome o welcome po sa Tagalog Crime Scene Stories. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaso ni Karina Roque. Si Karina Roque ay isang 18 years old na babaeng nakatira sa São Roque, Brazil, kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanyang kapatid na lalaki ay isang 5 taong gulang na pinangalan ng Maicon Roque. And by all accounts, medyo naging maayos naman ang samahan ng dalawang magkapatid. Noong April 4, 2019, ang nanay ni Karina na hindi pinangalanan ay umalis para mag-grocery. Sinabi niya kay Karina na alagaan muna ang kapatid nito at pumayag naman si Karina. Mahigit isang oras sa pamimili ang ina ni Karina at nang matapos, agad na itong umuwi. Pero pagdating niya sa bahay, sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Naguguluhan, sumigaw siyang tinatawag na lumapit ang kanyang mga anak upang buksan ang pinto. Gayunpaman, tumanggi si Karina. Sumagot siya at sinabi sa kanyang ina na hindi niya bubuksan ang pinto. Nag-aalala sa mga nangyayari, tumawag agad ang ina ni Karina sa kanyang bayaw na tiyuhin rin ni Karina kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi masyadong malayo ang tirahan ng mga kamag-anak na ito. Kaya naman, agad din silang nakarating sa bahay ni na Karina. Sinubukan pa ng mga kamag-anak nila na kumbansihin si Karina na buksan ang pinto. Pero muli siyang tumanggi. Dahil walang ibang mga options na magagamit at nag-aalala pa para sa batang si Maicon, nagpa siya na silang sirain ang pinto. Sinimulang sirain ang tiyuhin ni Karina ang pinto at nabuksan naman ito. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng tunay na nakakakilabot na eksena. Isang bagay na kasuklam-suklam ang ginawa ni Karina na naging sanhi ng pagkahimatay ng kanyang ina. Pinatay niya, pinutol, at bahagyang pinugutan ng ulo ang kanyang nakababatang kapatid. Kaagad ay sinimulan ni Karina ang pag-atake sa kanyang tiyuhin. Binato niya ito ng iba't ibang gamit sa bahay at hinampas pa niya ng bato. Habang sinusubukang tumakas ni Karina mula sa pinangyarihan, nahuli siya ng kanyang mga kamag-anak at agad na tinawagan ng mga emergency services. Habang pinipigilan nila sa pagpupumiglas si Karina, sinimulan siyang salakayin ng aso ng pamilya. Pero gumanti din si Karina sa pagkagat sa aso. Dumating ang mga pulis at sinalubong sila ng malagim na eksena. Natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Maicon na napapalibutan ng mga itim na kandila. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng mga opisyal na kinain pala ni Karina ang ilang bahagi ng katawan ng batang lalaki. Mabilis namang inaresto si Karina. Matapos dalhin sa istasyon ng pulisya, tumanggi muna si Karina na makipag-usap sa sino man sa mga opisyal tungkol sa kung bakit niya sinalakay at pinatay ang kanyang kapatid. Ngunit malapit ng pagsamasamahin ng mga investigador ng pinangyarihan ng krimen ang ilan sa mga ito. At sasabihin niya sa kanila ang tunay na nangyari. Sa sandaling umalis ang kanyang ina upang mamili, sinamantala ni Karina ang pagkakataon na gawin ang kanyang baluktot at binalak na pantasya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang mga detalye ay hindi kapani-pani walang nakakagambala. Ipinaliwanag ni Karina sa pulisya na tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki kung gusto ba nitong pumasok sa kanyang silid at maglaro doon. Sa sandaling napapasok na niya ito sa loob ng kwarto, kumuha siya ng unan at idiniin sa mukha ng bata, sa kanya ito sinakal. Nang malagutan ng hininga si Maicon, kumuha siya ng penknife at sinubukang putulin ang ulo nito na iniwang halos mapugutan ng ulo ang bata. Sinaksak din ni Karina ng kutsilyo ang mga mata ng kanyang kapatid. Saka ay sinunog ang mga paa nito gamit ang isang lighter. At pagkatapos ay tinanggal niya ang ari ng bata, saka ay kinain. Ang kasong ito ay lampas sa kakilakilabot, ngunit ang ilan sa inyo ay maaaring nakakaramdam ng napakaliit na halaga ng ginhawa. Nang malaman na patay na si Maicon sa oras na sinimulan ni Karina na putulin at kainin ang ibang bahagi ng katawan nito. Ang mga pulis ay nagsisikap na maunawaan kung bakit ito nangyari.
at iniimbestigahan kung si Karina ba ay pinaslang si Maicon para sa ilang uri ng satanic ritual o sakripisyo. Sa pinangyarihan, nakita ng mga pulis ang isang penknife, isang nasunog na mobile phone, isang USB memory stick, at isang maliit na halaga ng isang ilegal na gamot. Pinaniniwalaan na sinira ni Karina ang kanyang mobile phone upang itago ang ilan sa mga contact na mayroon siya sa kanyang device. Nang makipag-usap sa media, sinabi ng pulisya na iniimbestigahan nila kung ang bata ba ay pinatay para sa isang uri ng ritual ng pagsamba sa demonyo. Inaalam nila kung ang akusado ba ay may mga link sa mga social network sa isang grupo ng mga satanista o mga black magic practitioner. At kung siya ba ay hinimok o naudyukan ng isang tao na gawin ang krimen. Kinasuhan si Karina ng aggravated homicide, tangkang pagpatay laban sa kanyang tiyuhin, pagtatago ng bangkay, at pagkagat sa aso ng pamilya. Sinabi ng ina ni Karina sa pulisya na si Karina at ang kanyang kapatid ay close naman sa isa't isa. At inilarawan siya bilang isang tahimik na tao. Walang indikasyon na kaya niyang gumawa ng ganoong bagay. Gayunpaman, sinabi nila na nagsimula itong magpakita ng kakaibang pag-uugali isang linggo bago maganap ang pagpatay. Ang huling artikulong nahanap ko sa kasong ito sa internet ay naipost noong February 13, 2020. Nakasaad sa artikulo na sinuri ng mga propesyonal ang kalusugan ng isip ni Karina. At ayon sa pagsusuring yon, si Karina ay naghihirap mula sa schizophrenia. At ginamit ng defense team ni Karina ang diagnosis na ito para i-claim na maaaring hindi siya mentally fit para humarap sa paglilitis. Hindi ako sigurado kung may mga karagdagang pagpapasya na ba ang ginawa. Pero sa oras na yon, ang hukom ay hindi pa nagdesisyon para sa hatol. Ang isang abogado na nagtatrabaho sa kaso ay nagpahayag na lubos na posible na si Karina ay maabsuelto sa krimen sa mga batayang diminished responsibility. Sinabi ng ina ni na Karina at Maicon na sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang magpatuloy sa kanyang buhay pagkatapos ng traumatikong pangyayaring ito. Gayunpaman, kung paano makaka-move on ang isang tao mula sa isang bagay na nakakatakot ay hindi ko talaga alam. At syempre, sinabi din ito na nahihirapan siya ng husto. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mukhang hindi na iniulat ang kasong ito. Hindi ako sigurado kung bakit, pero nahirapan talaga akong makahanap ng higit pang impormasyon sa kasong ito. Wala na akong ideya kung si Karina ba ay napatunayang nagkasala o napatunayang hindi karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Nakita ko lang ang kasong ito habang nagbabrowse sa internet. At kahit na maikli lang ito, naisip kong ibahagi sa inyong lahat dito. Kung may nakakaalam po o nakatira malapit sa kung saan ito nangyari at nakarinig ng anumang mga update, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong nalalaman. At makapagbahagi ng ilang artikulo o kaya naman ay mga court documents. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking munting channel at paki-pindot na rin po ng notification bell para ma-update kayo sa susunod pang mga video tulad nito. As always, stay sane everyone!